What's up mga idol? For this video mga idol, tingnan niyo po itong alaga kong manok mga idol. Grabe yung sipo niya mga idol, oh. Ito, tingnan natin to. Oh, nagmumunta mga idol. Kaninang umaga, parang nagpipisik-pisik po to siya mga idol. Tapos, binigyan ko to ng gamot, tri-past. Kalahati lang ng tri-past. Tapos nilinisan ko yung bunga nga niya. Parang may halak. Ito yung ginawa ko mga idol. Ito yung balihibo ng manok. Pinasok ko sa bunga nga niya para malinisan yung plema. Tapos binigyan ko siya ng kalahati ng tri-past na gamot. Ito yung bakterial. Kaya ito nang nangyari. Ngayon ang umaga, binigyan ko to, hindi lang ako nakapag-video. Medyo na okay-okay na siya. Mga idol. Ngayon, hapon na, magbibigay ako ng Sulpar QR sa hapon. Tapos, ito yung binibigay ko, mga idol. Himag. Yan. Himag. Ito yung Sulpar QR. Nagamot. Linisan muna natin ito mga idol. Yan. May halak siya. Galing ng tri-past na gamot mga idol. Bilis na siya nakarecover. Pero may halak pa din. Tumutunog pa yung ano niya. Ang dito ba? Tumutunog. Yan o, tumutunog pa. Kasi isang bisis ko lang ito nabigyan ng gamot. Kaya ganyan natin. Bigay ako ulit ng gamot. Pero iba naman. Sulpar naman. Yan, inis na. Ito yung para magkuha yung plimas. Plimas ng idol, oh. Yan yung plimas. Yan po yung plimas ng manok. Yan po yung plimas. Ngayon, bigyan natin siya ng gamot. Sulpar QR. Tablet. Tapos, isang ml ng himag. Syringe, ginagamitan ko ng syringe. Tapos ang email. Yan. Papakainin ko rin to siya mga idol, pero yung soap lang, yung crumble. Kunti lang. Para hindi lang siya ma... Para may... Ano ba sa kanyang butsi? Magiling na pagkain. Yan, hindi na... Ganun kalala. Gaya ng ganilang umaga mga idol. Ayan, nagmumuta-muta siya mga idol. Ayan. Ayan na. Laki ito kanina ito mga idol. Namaga na yung mata. Ngayon, wala na. Ayan, buka na siya. Bukas umaga, tri-past naman bigay natin kalahati. Tapos isa naman itong himag. 1 ml. Ito yung ginagamot ko sa mga alaga kong manok. Ito na po yung dito natin ng paggamot ng ating manok. Ayan, ito na po yung resulta sa paggamot natin. First day pa lang po. Ayan na po yung resulta. Hindi na po siya... Hindi na po tunutunog yung lamunan niya. So, umi-epekto po yung gamot na binigay natin. So, ngayon, linisan na muna natin yung alang-ala niya para maalis yung plemas. Ang balahibo ng manok. Kunin po natin yung play mask ng manok. Hindi na po tunutunog. Hindi na po siya tumutunog. Oh. Wala na. Natin siya ng gamot. Ibigay kong gamot ngayon.
kalahati yung tripas at saka kalahati din ang full parkour. Tapos magigay ako ng topohimag. Yan, himag. Ito po yung himag. 1 ml. Day 3 na ang paggagamot natin ng ating manok. So ito na po yung resulta niya dito. Yan po. May muta pa rin yung mata niya pero yung sipon nawawala na sa mga idol. So, okay na siya. Okay na. Pero continuous pa rin yung paggagamot natin hanggang 5 araw. So ngayon magbibigay na naman tayo ng gamot. Kalahating tripast at saka kalahating sulfur QR. Yan po yung ibibigay natin sa kanya. Ito po mga idol, oh. Blue. Ito po ay tripast. Tapos, ito naman yung yellow. Ito lahat yung sulfur. Sulfur QR. Isang buo pa din. Tapos yung magbibigay lang tayo ng tubig. Ito lang, 1 ml. So ayan mga idol. Parang lang ito mga idol, so efektibo talaga yung tripas kasul para sa halak. Kasi hindi naman, wala nang tunog to. Kahapon may tunog pa to konti. Ito parabang may prima sa kanyang lalamunan. So what's up mga idol, day 4 na po ng paggagamot natin sa ating manok. So kung makikita nyo po, wala na po yung parang muta sa kanyang mata. Ito, wala na. Yung tumutunog sa kanyang lalamunan, wala na rin po. Kaya magbibigay po ko ngayon ng isang buong sulfur QR. Okay, nabigay natin, oh. Ang yelo po, sulfur QR na tablet. Buo, isang buo po, bibigay natin. Itirahan natin ng 1 ml na, ano, tubig. Yun lang. Huwag nating babara ng tubig para yung gamot andito lang sa butsi. Day 4 na to mga ka-idol, ha. Day 4 na ng paggagamot. Ano, okay na. Wala nang muta-muta. Tapos wala na yung tunog dito sa lalamunan. Nilinisan ko. Wala na, wala na. Talagang umiepekto yung tripast at sulfur QR. So, last day natin bukas, day 5. Mga idol, good morning. Day 5 na po ng paggagamot natin sa ating manok. Makikita niyo po mga idol, wala na po siyang sipon. Hindi na po tumutunog yung kanyang lalamunan. So, okay lang talaga siya. Pero tuloy pa rin natin yung paggagamot. Day 5 na po natin ngayon. Magbibigay lang po tayo ng tripast. Kalahati lang po ng tripast. Kasi sa experience ko sa tripast, pag binigay mo yung buo, mahirapan sila matunawan pag binigyan mo ng pagkain. Kaya kalahati lang ibibigay ko. Ito po. Blue po yung kulay. Tripast. Kalahati lang po. So sa 5 araw na gamutan, bumulit na po yung ganda na mukha ng manok, oh. Wala nang sipon, wala nang tumutunog sa kanyang lalamunan. So magaling po ang tripast at saka sulfur.
Mamayang hapon po, bibigyan ko po ito ng isang buong sulpar. Sulpar QR. So, good morning mga idol. Day 6 na ng paggagamot natin sa ating manok. Tingnan niyo po ay mga idol. Wala na, malinis na yung mukha. Wala na po yung muta-muta. So, gumaling na talaga siya. Maganda na po yung mukha ng ating manok. Ginamitan ko po ng tripast at saka sulpar QR. Epektibo po talaga yung sulpar QR at saka tripast. Kasi gumaling po yung manok ko. Ang ganda na po yung mukha niya. Wala nang muta-muta. Hindi na rin mabaho yung kanyang bibig. So, gumaling. Sa loob lang po ng 5 araw, gumaling po yung manok. Okay po yung gamot na tripast at saka sulpar QR. So ngayong umaga po, magbibigay lang po ako ng vitamin sa kanya. Ang ibibigay ko pong gamot, ito pong produkto po ng Battle Cock. Yung Bitmin Pro 357 tablet. Para makarecover po siya sa stress. Bigyan po ako ng red cell. So, salamat po sa gamot. At mabisa po yung gamot nila. Hindi po ako nag-endorse ng gamot, pero yun po yung ginamit ko. Kaya gumaling ko itong manok ko. So, salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po nating mga video. Salamat po.